Jaysa Pluma, isang mahirap na dalaga. Nagtatrabaho sa isang sikat na bar bilang isang janitress para matustusan ang pangangailangan niya at ng kanyang ina. Jaysa, hinahanap ka na naman ng customer natin. Mabilis ang napalingon si Jaysa kay Shena, na palapit sa kanya. Kumunot ang noo ni Jaysa. Si Dr. Sylvester na naman? Tumango si Shena na parang kinikilig. Oo, hindi raw bibili kapag wala ka. Gumusto si Jaysa. Hedi, wag. Hindi naman malulugi ang bar kapag hindi siya bibili. Napailing si Shena dahil sa puna ni Jaysa. Ay, ang hirap mo talagang abutin, girl. Pati nangungunang mayaman sa buong Asia, tinanggihan mo. Shena, alam mo namang ayoko bang magkaroon ng kasintahan, diba? Saad ni Jaysa at saka muling ipinagpatuloy ang pag-aayos ng mga unan. Napabuga ng hangin si Shena at pabagsak na umupo sa kabilang sofa. Ay, oo nga pala. Pero huwag ka rin mag-alala. Ramdam ko namang kaya ni Dr. Sylvester na maghintay sa'yo. Bakit pa kasi ang ganda mo? Mas sexy naman ako sa'yo. At dagdag puntos pa dahil dancer. Pero ano to? Bakit sa'yo lahat napunta? Ako ang palagi nilang nasisilayan pero ikaw lagi yung hinahanap. Sad ni Shena at umakto pa na parang nasasaktan. Si Shena ay isang waitress sa bar. Kaya mas malaki ang pagkakalantad niya sa mga lalaki kumpara kay Jaysa. Mahinang tumawa si Jaysa sa naging pahayag ni Shena. Broken-hearted ka ba? Parang ramdam na ramdam ko talaga yung sakit ah. Hala, paano mo nalaman? Takang tanong ni Shena na parabang sinasabayan ang trip ni Jaysa. Tumawa si Jaysa. Parang tanga. Lumayas ka na nga, baka hanapin ka pa ng manager. Lagot ka na naman. Napanguso si Shena. Sige na nga, bye na. Isarado na mabuti ang pinto para walang makapasok ha. Alam mo na, marami pa namang naghahabol sa... Hindi na pinakinggan ni Jaysa ang sinabi ni Shena at sinarado na lamang niya ang pinto. Ilang sandali pa ay bumukas na naman ang pinto. Shena, wala nga akong time para makipagchismisan sa'yo. Bumalik ka na lang sa counter para may magawa ka naman. Sabi ni Jaysa na hindi lang tinignan kung sino yung pumasok. Wala siyang kamalay-malay na si Dr. Sylvester pala ang pumasok. Isang ngiti ang gumuhit sa labi ni Dr. Sylvester. Nang marinig ang boses ni Jaysa, tumayo ang balahibo ni Jaysa nang maramdaman niya ang malakas at mabigat na yapak. Sa tunog pa lang, ay alam na niya kung sino. Bakit ka nandito? Bumalik sa pagiging seryoso ang boses ni Jaysa. Alaman ni Jaysa kung ano ang pakay nito, ay mas pinili niya pa rin tanungin. Nagbabaka sakali na magbabago na ang sagot ni Dr. Sylvester. Gusto kita. Diretsong saad ni Dr. Sylvester. Agad na napatigil si Jaysa sa kanyang ginagawa at tumingin kay Dr. Sylvester. Sa kama na naman. Alam mo, Doc, imbis na disturbuhin mo ako dito, bakit hindi mo nalang ilaan ang oras mo para sa mga pasyente mo? Marami ka na sanang natulungan ngayon. Ito ang dahilan kung bakit hindi masabi ni Jaysa kay Shena ang tunay na rason kung bakit niya palaging tinatanggihan si Dr. Sylvester. Ayaw ni Jaysa na malaman ni Shena na inaalok lang siya nito ng sex. Napangiti naman si Dr. Sylvester sa naging pahayag ni Jaysa. Kaya nga ako nandito, dahil gusto kitang tulungan, Jaysa. Tumaas ang kilay ni Jaysa. Wow! Ang ganda naman talaga ng paraan ng pagtulong mo, Doc. Sarkastikong saad ni Jaysa. Mahinang tumawa si Dr. Sylvester. Alam mo, hindi ko na talaga mahintay na matikman ang matamis mong labi. Gaya ng malaanghel mong ganda. Umalis ka na, Doc. Ayoko makipag-usap kung yan lang din ang sasabihin mo. Pakiusap lang, Doc. Tantanan mo na ako. Saad ni Jaysa na siyang ikinatigil ni Dr. Sylvester. Bumalik sa pagtatrabaho si Jaysa. Kinuha ni Dr. Sylvester ang kanyang calling card. Inabot niya ito kay Jaysa. Ngunit tinitigan lamang ito ni Jaysa. Bumuntong hininga si Dr. Sylvester. Tanggapin mo. Gusto mong tigilan na kita, diba? Tanggapin mo. Naglalaman to ng number ko. Tawagan mo lang ako kapag gusto mo na. Isang gabi lang, Jaysa. Isang gabi lang. At makakatanggap ka ng kalahating milyon. Mabilis na tumalikod si Dr. Sylvester kay Jaysa. Puno ng kirot ang puso ni Jaysa dahil sa inasal ni Dr. Sylvester.
Gusto ko lang naman ng taong magmamahal sa akin ng buo, Dok. Taong kaya akong ipaglaban. Hindi yung ganito. Hindi yung gawin lang na laruan na kung kailan gusto, paglalaruan mo. Bulong ni Jaysa habang tinititigan ang likod ni Dr. Sylvester habang papalayo sa kanya. Jaysa, anong nangyari sa inyo ni Dr. Sylvester? Parang wala yata sa mood yung lumabas dito sa silid kanina. Bungad agad ni Shena kay Jaysa pagpunta niya sa counter ng bar. Inayos ni Jaysa ang kanyang buhok habang nakaipit sa bibig ang pangtali. Lingid sa kaalaman niya ang kakaibang titig sa kanya ng mga kalalakihan habang ginagawa niya yon. Maski si Shena ay napangiwi rin ang mapansin ng titig ng mga lalaki. Grabe talaga ang alindog mo, Jaysa. Konting galaw mo lang, sa'yo na agad yung tingin. Wika pa ni Shena sa kaibigan. Bumuga ng hangin si Jaysa. Wala akong panahon dyan, Shena. Alam ko namang gusto lang nila akong ikama. Ay, tamang hinala agad, bes. Malay mo, gusto ka talaga. Pero hanggang titig lang sila. Dahil alam nila na ano, hindi ako ka-level nila. Kaya ang gusto lang nila ay ikama ako. Tapos ano, babayaran? Puno ng hinanakit na saad ni Jaysa. Napalabi naman si Shena. Parang galing sa kaloob-looban yan, Jaysa. Kung alam mo lang, Shena. Kung alam mo lang. Umiwas ng tingin si Jaysa. Sakto namang tumunog ang cellphone niya kaya agad siyang nagpaalam. Kumunot ang noo niya na makitang unregistered number ang tumawag. Hello? Bumungad kay Jaysa ang tunog ng babae na parang natataranta. Hello, Jaysa. Si Ate Leia to. Nanay mo sinugod sa ospital. Mabilis na nawala ng balanse si Jaysa. Buti na lamang ay agad siyang nakahawak sa isang upuan malapit sa kanya. Ano? Bakit, ate? Anong nangyari? Malakas ang kabog ng puso ni Jaysa. Takot at pangamba ang kanyang naramdaman. Hindi ko rin alam, Jaysa. Nakita lang namin siyang nakahandusay sa labas ng bahay niyo kaya agad namin siyang dinala sa ospital. Nandito kami sa Doc S Hospital, Jaysa. Tarantang saad ni Leia. Napakagat labi si Jaysa. Sige, ate. Papunta na ako. Hintayin niyo po ako. Hindi na nagpaalam pa si Jaysa at agad nang lumabas ng bar. Pumara na agad siya ng taxi at tinahak ang daan papunta sa ospital. Nakabuhaghag at pinagpapawisan pa siya. Pero hindi niya na ito iniinda dahil tanging iniisip lang niya ay ang kalagayan ng kanyang ina. Saan po yung silid ni Mrs. Decanter, ma'am? Bakas ang gulat sa mukha ng tauhan sa ospital dahil sa bigla ang pagdating ni Jaysa. Umahangos pa at naghahabol ng hininga. Room 143, ma'am, second floor. Agad na tumakbo si Jaysa. Dahil wala naman siyang alam sa paggamit ng elevator ay dumaan na lamang siya sa hagdan. Pag-apak sa pangalawang palapag ay tanaw na niya ang kanyang ate Leia na nakayuko habang hindi mapakali. Kahit nakatagilid ay alam niyang umiiyak ito. Ate! Agad na lumingon si Leia. Pumatak agad ang luha ni Jaysa. Maging kay Leia rin. Jaysa, si Ate Edme. Sinalubong ng iyak si Jaysa ng kanyang Ate Leia. Ate, ano bang nangyayari? Tarantang tanong ni Jaysa habang pinupunasan ng luha. Humihikbi ang kanyang Ate Leia. Hindi ko alam, Jaysa. Nakita ko lamang ang mama mo kanina sa labas ng bahay na wala ng malay. Pero anong sabi ng doktor, ate? Okay naman siya, diba? Puno ng pag-asang tanong ni Jaysa. Napakagatlabi na lamang ang kanyang ate Leia at umiling. Hindi ko alam, Jaysa. Hindi pa lumalabas ang doktor simula kanina. Jaysa! Napasigaw ang kanyang ate Leia dahil muntik nang bumagsak si Jaysa dahil sa kanyang narinig. Ate, hindi ko alam ang gagawin ko kapag may mangyaring masama kay mama. Nanginginig sa takot na saad ni Jaysa. Sino ang kasama ng pasyente? Mabilis ang ginawang paglingon ni Jaysa at Leia. Nanginginig pa ang dalawa dahil sa kaba. Sa pangalawang pagkakataon, muntik na namang mawala ng balanse si Jaysa. Buti na lamang ay agad siyang nahapit sa bewang. Hindi ng kanyang ate, kundi ng doktor na kaharap niya. Ang doktor na nagsuri sa ina niya. Ang doktor na nag-alok sa kanya. Dr. Sylvester? Bakit ka nandito? Napag-isipan mo na ba ang sinabi ko sa'yo? Napaatras si Jaysa at napaayos ng upo. Ang timpla ng kanyang mukha ay naging mapait. Hindi ako pumunta dito para doon, Dok. Nandito ako dahil ako po yung anak ng pasyente.
Mula sa mapanlarong isi ni Dr. Sylvester, ay agad itong napawi. Ikaw, ba't ka nandito? Diba nasa bar ka lang kanina? Pumunta ako dito para magtrabaho, para sumagip ng buhay, gaya ng sinabi mo. Napaiwas ng tingin si Jaysa kay Dr. Sylvester. Peke na umupo at umayos ng tayo. May sakit ang mama mo. Stage 4 lung cancer. At base sa resulta kanina, baka ilang buwan na lang siyang mananatili. Ano? Nagbibiro ka lang, Doc, diba? Sabihin mo nagbibiro ka lang, diba? Hindi mapigil ang pagtaasan ng boses ni Jaysa si Dr. Sylvester dahil sa gulat. Alam niya na walang sakit ang kanyang ina. Alam naman niya na matanda na ang mama niya at walang sakit. Binibiro mo lang ako, diba? Sabihin mo, parte pa rin to ng pag-aalok mo sa akin, diba? Kinwelyuhan ni Jaysa si Dr. Sylvester dahil sa galit. Hindi niya matatanggap na pati buhay ng ina niya ay isasali sa larong ito. Pinipigilan si Jaysa ng kanyang ate Lea. Walang ekspresyon naman na tumingin si Dr. Sylvester kay Jaysa. Anong nangyayari dito, Dr. Sylvester? Isang nurse ang sumingit sa kanila pero hindi pa rin kumalma si Jaysa. Imbis na sagutin ang mga tanong ni Jaysa ay ibinaling ni Dr. Sylvester ang kanyang tingin sa nurse. Natingnan ko na ang pasyente. Ipaliwanag mo na lang sa kanilang resulta. Walang imik na umalis si Dr. Sylvester. Ni hindi nito sinulyapan ulit ng tingin si Jaysa. Nagbago naman ang ekspresyon ni Jaysa nang mawala sa paningin niya ang figura ni Dr. Sylvester. Doc, ano po ba talagang resulta ng pagsusuri? Hinihintay ni Jaysa ang sagot ng nurse. Ang kanyang ate Lea na kinakabahan din ay nilalamig na ang kamay. Tinignan ng nurse ang papel. Kumunot ang noon nito at nagulat din sa resulta. Peke na umiti ang nurse sa kanila. Pinagpapawisan ang noon na parang kinakabahan. Mahilig po bang uminom ng alak yung nanay niyo? Isang ilingang sinagot ni Jaysa. Hindi po. Naninigarilyo po ba siya? Mas lalong umiling si Jaysa. Hindi po. Bumuga ng hangin ang nurse. Pasensya na po. Batay sa pagsusuri, may sakit sa bagang ina mo at nasa stage 4 na. 50% po ang pag-asa na gumaling at magising pa ang ina mo. Ano? Hindi makapaniwalang saad ni na Jaysa at Lea. Nanghihinang pumasok si Jaysa. Bawat hakbang ay parang nawawalan siya ng balanse, maging ang ate Lea niya. Isang nakakaawang matanda na may nakakabit na oxygen at respiratory monitor ang bumungad kay Jaysa. Mahigpit na hinawakan ni Jaysa ang kamay ng kanyang ina. Paulit-ulit na nagdadasal na sana, panaginip lang ang lahat. Pero paulit-ulit pa rin siyang sinasampal ng katotohanan. Jaysa, maging matatag ka gaya ng mama mo. Lakasan mo yung loob mo. Niyakap siya ng kanyang ate Lea. Ilang sandali pa ay pumasok ang nurse na kausap nila kanina. Pasensya na po sa disturbo pero gusto ko lang po na malaman niyo na... Humugot ng malaking hininga ang nurse. Gusto ko lang pong malaman niyo na kailangan na may dalawang pagpipilian po tayo para maisalba yung pasyente. Ito ay ang operahan siya o gagamit tayo ng aparato para tumaas ang buhay niya. Napatingin sa isa't isa si Lea at Jaysa. Parang sinabi ng mata ng kanyang ate Lea na siya nang magdesisyon. Kaya malamlam na tumingin si Jaysa sa nurse. Paano po kapag aparato na? Makakasama ko po ba ang mama ko? Umiling ang nurse. Hindi. At 50% din pong pag-asa na magising pa po siya. Kung ganun, pa-ooperahan ko po yung mama ko. Pinal na saad ni Jaysa. Sige po. Pero sinasabi ko po sa inyo, 50% po ang chance na gagaling ang pasyente. Masyado na pong sira ang baga niya kaya mahirap na pong gamutin. Lumapit ang nurse sa kanila. Pakilagdaan na lang po to. Patunay po yan na sumasang-ayon po kayo na operahan yung pasyente. At saka bago po namin siya operahan, kailangan niyo po munang magbayad sa cashier ng bill at ischedule namin bukas agad yung operasyon. Napatigil si Jaysa. Ilan po ba lahat yung bill? Kalahating milyon po, kasama na po ang ginawa naming pagsusuri kanina. Ano? Bakit ang mahal po? Wala po kaming ganyang kalaking pera. Hindi na mapigilang sumabat ng kanyang ate Lea. Akmang sasagot na sana ang nurse nang mabilis na hinawakan ni Jaysa ang kanyang ate. Ako nang bahala, ate. Gagawa ko ng paraan.
Napabuntong hininga si Leia. Sige, kung ganun, tutulungan kita, Jaysa. Buo na ang desisyon ni Jaysa na pirmahan niya ang papel. Sa puntong yon, alam na ni Jaysa sa sarili niya na magbabago na ang takbo ng kanyang buhay. Gagawin ko lahat, ma. Kahit kapalit pa ang dignidad ko. Bulong ni Jaysa sa sarili. Suot ang black dress na parang namatayan. Pumunta si Jaysa sa information desk para magtanong. Magandang gabi po. Saan po yung opisina ni Dr. Sylvester? Magandang araw din po, ma'am. Kasalukuyan pong nasa business meeting si Dr. Sylvester. Schedule niya po kasi ngayong pumunta sa company niya. Kumpanya? Nagtataka si Jaysa, sapagkat ang tanging alam lamang niya ay doktor ito. Opo, ma'am. Hindi niyo po ba alam na isang sikat na negosyante si Dr. Sylvester? Siya po ang may-ari ng ospital na to. At may iba't ibang kumpanya din po siyang pinapatakbo. Dito sa Pilipinas maging sa ibang bansa. Mabilis na tinignan ni Jaysa ang calling card na binigay sa kanya ni Dr. Sylvester. Buti na lamang ay nasa bag lang niya ito kaya mabilis niya itong nakuha. Totoo ba talaga to? Mahinang saad ni Jaysa habang nakatitig sa calling card kung saan nakalagay din doon ang mga logo ng company ni Dr. Sylvester. Ano po, ma'am? Mahina ang boses niyo, hindi ko po narinig. O, wala po, salamat na lang. Ah, sige po. Bukas na ang nakatalagang operasyon ng kanyang ina. Kung paano sa hinahabol noon ni Dr. Sylvester, ayon din ang ginagawa niya ngayon. Bumalik si Jaysa sa kwarto ng kanyang ina. Malaki ang pasasalamat niya nang makita ang Ate Leia na nakabantay sa kanyang ina. Ate, kukunin ko lang ang cellphone ko. Aalis muna ako. San ka naman pupunta? Maghahanap muna ako ng pera, ate. Pinipigilan siya ng kanyang Ate Leia. Jaysa, ako na. Dito ka na lang. Mas kailangan ka ng mama mo. Hindi pwede, ate. Hiyang-hiya na ako sa'yo. Maawa ka, ate. Kahit bantayan mo lang si mama, malaking tulong na po yun para sa akin. Sige, basta. Mag-iingat ka, Jaysa. Alam ni Jaysa kung gaano kadelikado ang gagawin niya, ay tumango pa rin siya. Pinal na ang desisyon niya na makikipagtalik siya kay Dr. Sylvester kapalit ang kalahating milyon. Habang papunta sa opisina ni Dr. Sylvester ay paulit-ulit na tinatawagan ni Jaysa si Dr. Sylvester. Sino to? Masungit na bungad agad ni Dr. Sylvester. Ako to. Nasa opisina ka pa ba? Jaysa? Ako nga. Sandaling natahimik ang linya ni Dr. Sylvester. Nandito ako sa office, Jaysa. Bakit? Makikipag-usap ako sa iyo saglit, kung pwede lang. Okay, saan ka? Susunduin kita. Nabosesa ni Jaysa ang pagkasabik nito, kaya agad siyang napaikot ng mata. Papunta na ako. Sa WS Company ka, diba? Oo. Okay, malapit na ako. Lubos ang pagkatuwa ni Dr. Sylvester dahil sa narinig. Kahit hindi pa siya sigurado ay parang nasasabik na siyang makita si Jaysa. Samantalang sa kabilang banda, pinagpapawisan ng noon ni Jaysa dahil sa takot. Habang hinihintay ni Dr. Sylvester si Jaysa ay pakanta-kanta siya habang nagiinit ng tubig. Tila nanalo sa loto dahil sa sobrang saya. Tinawagan naman ulit ni Jaysa si Dr. Sylvester. Hinaharang ako ng security guard. Sumbong agad ni Jaysa. Habang hindi pinuputol ang linya, narinig ni Jaysa kung paano minura ni Dr. Sylvester ang security guard. Papasukin mo ang babae ko, inutil. Ramdam ni Jaysa ang pagkahiya ng security guard. Naawa tuloy siya dahil sa ginawa niyang pagsumbong. Pagpasok pa lang ni Jaysa ay halos malaglag ang panga niya. Malaki at malawak ang ground floor ng kumpanya ni Dr. Sylvester. Anong floor? Walang kaimu-imusyong tanong ni Jaysa nang maalala niya ang kanyang pakay. 17 na palapag. Gamitin mong elevator para hindi ka mahirapan. Imbis na kiligin sa sinabi ni Dr. Sylvester ay napaikot na lang ang mata ni Jaysa. Alam niya na alam din ni Dr. Sylvester kung anong pakay niya. Sino ba namang babae na naghahabol sa lalaking paulit-ulit na niyang tinatanggihan, diba? Nandito ka na, umupo ka. Bakas sa tinig ang saya ni Dr. Sylvester. Umakto pa na parang nagulat sa pagdating kahit na alam naman ito na darating si Jaysa. Anong gusto mo? Kape or tsaa? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Dr. Sylvester. Nandito ako para makipag-deal sa'yo tungkol sa pakikipagtalik sa akin.
Napangisi at napailing na lamang si Dr. Sylvester dahil sa masungit na bungad sa kanya ni Jaysa. Kahit na hindi sumagot si Jaysa ay tinitimplahan na rin siya ni Dr. Sylvester ng siya bago umupo. Anong gusto mong kapalit? Gising tanong ni Dr. Sylvester. Kalahating milyon para sa isang gabi. Lakas loob na sabi ni Jaysa. Nakita ni Jaysa kung paano pinalobo ni Dr. Sylvester ang pisngi niya gamit ang kanyang dila na parabang nagdadalawang isip sa sinabi ni Jaysa. Kalahating milyon? Ang taas naman yata ng presyo mo, Jaysa. Nainsulto si Jaysa dahil sa tawa nito na parang nang-aasar. Ayaw mo? Eh di wag. Sa pagtayo at pagtalikod ni Jaysa ay pigil ang hininga niya at tahimik na nagdadasal na sana tanggapin ni Dr. Sylvester ang alok niya. Siya lang kasi ang nag-iisang nasa isip niya na pwede niyang malapitan. Oo, inaamin niya na marami naghahabol sa kanya. Pero lamang sa balansin niya kung si Dr. Sylvester ang unang makakakuha ng pagkababae niya kesa ang mga matatandang negosyante. Sige, pero hanggang 10 round tayo. Ano? Anong akala mo sa akin, baboy? Eh di wag. Hindi ako basta-basta nag-o-offer ng ganito, Jaysa. Kadalasang ino-offer ko 10,000 lang. Swerte ka nga dahil kalahating milyon agad sa isang gabi lang. Napapikit at napakagatlabi na lamang si Jaysa pagkatapos ay lumingon kay Dr. Sylvester. 8 rounds. Kakasa ako. Isang mapanlarong ngisi ang gumuhit sa labi ni Dr. Sylvester. Okay. Kailangan ko ang pera ngayon. Diretsong saad ni Jaysa at akmang tatayo si Dr. Sylvester. Kinapalan na niya ang kanyang mukha, tutal yun din naman ang patutunguhan. Kalma, Jaysa. Ibibigay ko sa iyo ang pera ngayon. Kukunin ko muna ang kontrata para makasigurado na hindi mo ako tatakasan. Natatawang saad ni Dr. Sylvester. Anong plano mo sa pera? Tanong ng doktor pagkatapos pirmahan ni Jaysa ang kontrata. Blanco ang ekspresyon na tiningnan ni Jaysa si Dr. Sylvester. Ibabayad ka sa ospital. Akala ni Jaysa ay kahit papano, makokonsensya ang doktor. Pero hindi. Isang tango lang nito ang natanggap niya. Okay. Kinuha ni Dr. Sylvester ang kanyang cellphone at tumingin muli kay Jaysa. Anong gusto mo? Itatransfer ko diretso ang pera sa ospital o ikaw magbabayad? Sandaling natahimik si Jaysa. Iniisip niya na pwede siyang makatakas kapag siya na ang magbabayad. Pwede siyang pumunta ng ibang bansa para doon magpagamot. Pero tila alam naman agad ni Dr. Sylvester ang nasa isip niya. Hindi mo ako matatakasan, Jaysa. Kahit sa ang lupalo pa ng mundo, susundan kita. Napaiwas ng tingin si Jaysa. Ako na lang ang magbabayad. Bakit ikaw pa? Ibabayad mo lang din naman, di ba? Bakit hindi mo nalang i-transfer ng diretso sa ospital? Sana hindi ka nalang din nagpapili, ba? Diba? Kung ang gusto mo lang din naman ang masusunod. Napaiwas ng tingin si Dr. Sylvester dahil sa sinabi ni Jaysa. Huwag kang mag-alala, Dok. Hindi kita tatakasan. Hindi umimik si Dr. Sylvester. Ilang sandali pa ay tumunog na ang sirasirang cellphone ni Jaysa. Isang notification na nagsasabing pumasok na ang kalahating milyon sa bank account niya. Pupunta ako sa bar bukas. Susunduin kita. Motoridad na saad ni Dr. Sylvester habang binalik na ang tingin sa computer. Napakagatlabi si Jaysa. Nang matanggap niya ang pera ay tila gusto na niyang mag-back out. Sige, aalis na ako. Pagdating sa ospital ay agad na binayaran ni Jaysa ang bill. Masaya siya dahil kahit papano ay maooperahan na ang ina niya. Malungkot din dahil bukas, mawawala ang pinaka-iniingatan niya. Mawawala na ang pagkabirhen niya. Naabutan niyang tulog ang kanyang ate Leia. Walang ingay niyang nilapag ang mga pagkain na binili sa 7-Eleven. Malapit na ang oras ng trabaho niya kaya nagsulat lang siya ng mensahe sa papel para ipaalam sa kanyang ate Leia na papasok na siya sa trabaho. At wala nang dapat pang ipag-alala dahil nabayaran na niya ang bill. Hi Jaysa! Masayang bungad sa kanya ni Sena. Hello! Hi Tristan! Hi Joey! Puno ng pagtataka ang mga katrabaho niya dahil sa pagbati niya sa kanila. Wow! Anong nangyari sa'yo? Nasa mood ka yata ngayon? May nangyari bang maganda? Natigilan si Jaysa sa tanong ni Sena. Gustuhin man ni Jaysa na maging masaya kahit panandalian lang,
ay pilit pa ring umibabaw ang sakit at lungkot. Hey, okay ka lang? Tanong ni Tristan. Oo naman, ako pa ba? Lahat ata ng problema kaya kong lampasan. Pilit na lamang nang umiti si Jaysa at iniwas ang tingin. Sige, alis na ako. Magsisimula na ako sa trabaho. Teka, tungkol sa trabaho. Sinabi pala ni Manager Kim na pumunta ka daw sa opisina niya. Nawala ka raw kasi bigla kahapon. Kinabahan si Jaysa dahil sa sinabi ni Shena. Galit ba siya? Pinaglandas ni Shena ang kanyang braso. Hindi naman. Slight lang. Tumangutango si Jaysa. Hindi kontento sa sagot ni Shena. Nagpaalam siya muli at dumiretso sa opisina ng Manager Kim nila. Kumatok siya ng 3 beses pagkatapos ay binuksan ng pinto. Bumungad sa kanya ang manager niya na seryosong nakatingin sa laptop. Kinakabahan naman si Jaysa kaya hindi niya mapigil ang paglaruan ng kamay sa likod. Magandang araw, Manager Kim. Pinapatawag niyo raw po ako. Pigil ang hininga ni Jaysa habang nagtatanong. Hindi niya kasi alam kung ano ang tunay na ugali ng kanyang manager dahil hindi sila malapit sa isa't isa. Isa lang siyang hamak na janitress. Tumingin sa kanya ang tagapamahala. Oo, bakit wala ka kahapon? Pinagpapawisan si Jaysa dahil sa naging tanong sa kanya ng tagapamahala. May emergency po sa bahay? Anong meron? May maitutulong ba ako? Mabilis na umiling si Jaysa. Wala po, okay lang po. Sinugod po kasi si Mama kahapon sa ospital kaya hindi ako agad nakapagpaalam po. Pasensya na. Kumusta naman siya? Okay naman ba siya? Nakahinga ng maluwag si Jaysa dahil sa pag-aalala ng tagapamahala. Akala kasi niya ay pagagalitan siya nito. Operation po niya ngayon. Mahinang sagot ni Jaysa at yumuko. Pinipigilan ang sarili na hindi maiyak. Bakit ka nandito? Di ba dapat nandun ka? Sinong mag-aalaga sa mama mo? Kailangan ko pong kumayod eh. Nandun naman po si Ate Leia ko po. Napabuntong hininga ang manager nila. Huwag mo masyadong dibdibin ang nangyari para hindi ka magkasakit. Nag-aalala na sabi ng tagapamahala. Sige, pwede ka nang magtrabaho. Tandaan, pwede kang magpahinga kung pagod ka na ha. Huwag mo masyadong i-pressure ang sarili mo sa trabaho, Jaysa. Pilit nang umiti si Jaysa. Sige po, maraming salamat po. Ay teka, tungkol pala sa sweldo mo. Gusto mo bang ibigay ko na sa'yo mamaya? Nabuhayan si Jaysa dahil sa alok ng manager nila. Sige po, maraming salamat po. Malaking tulong na po yun sa akin. Walang anuman, Jaysa. Tahimik lang na ginagawa ni Jaysa ang kanyang gawain hanggang sa hindi na niya namalaya na nasa pinakahuling kwarto na pala siya. Ni hindi siya nakaramdam ng gutom dahil ang tanging iniisip niya ay ang kanyang magulang. Hindi niya maiwasang mapatanong sa sarili kung kumusta na ang nanay niya at kung successful ba ang operasyon. Nasa kalagitnaan siya ng pag-aayos nang biglang bumukas ang pinto. Sa gulat niya ay nakatitig lamang siya sa babae na mabilis na sinara ang pinto at pumasok sa isang cabinet kung saan nakalagay ang ibang kumot at unan. Baka sa mukha ng babae ang pagkataranta. Ilang sandali pa ay bumukas uli ang pinto. Isang lalaki naman ang pumasok na tila ba may hinahanap. Diretso lang ang lakad dito na tila hindi nakikita si Jaysa. Akmang bubuksan na sana ng lalaki ang cabinet. Kaya mabilis na nagsalita si Jaysa. Pasintabi po, sir. Ano pong ginagawa mo? Kinakabahan man ay pinilit ni Jaysa na magmukhang matapang sa harap ng lalaki. Nakahinga ng konti si Jaysa na makitang binitawan ng lalaki ang hawakan ng cabinet at tumingin sa kanya. May nakita ka bang babaeng pumasok dito? Kumunot ang noo ni Jaysa na parang nagtataka at umiling na parang walang alam. Wala po. Pero may narinig po akong yapa kanina. Parang nakasandal kasi malakas ang tunog. Oh, siya nga. Saan mo narinig? Mabilis na tanong ng lalaki. Umakto si Jaysa na parang nag-iisip. Ah, parang nasa 3rd silid kaharap nitong kwarto. Ewan ko lang kung nandun pa ba. Mabilis na umalis ang lalaki. Nakahinga agad ng maluwag si Jaysa. Agad niyang sinilip ang pinto, ngunit agad siyang napitlag na makita kung paano isara ng lalaki ang pinto na binuksan nito. Sinipa-sipa na parang napipikon at mabilis na umalis. Nang mawala sa paningin ni Jaysa ang figura ng lalaki, ay agad niyang nilak ang pinto at napaupo. Pakiramdam niya ay parang siya pang hinahabol dahil sa kaba na nararamdaman niya.
Nang makita ni Jaysa ang pagbubukas ng kabinet, ay agad siyang napatayo. Namangha naman si Jaysa sa angking ganda nito. Halatang mayaman dahil walang gasgas ang balat. Makinis at maputi pa. Sino ka? Tila nagulat naman si Jaysa dahil sa tanong ng babae. Teka, parang pamilyar ka sa akin. Nagkita na ba tayo noon? Umiling agad si Jaysa. Hindi, dahil kung nagkita man tayo noon, paniguradong maaalala kita dahil sa ganda mo. Isang mahinhin na sapak sa balikat ang natanggap ni Jaysa. Ikaw talaga, ang cute mo. Gusto na kita. May boyfriend ka na ba? Gusto mo ireto kita sa kuya ko? Mayaman siya. Gwapo at hinahabol ng mga babae. Pero masungit nga lang. Ano, gusto mo? Hindi nakasagot si Jaysa dahil sa dami ng tanong nito. Hindi po ako interesado sa lalaki. Akala ni Jaysa ay ma-offend ng babae. Pero nagulat na lamang siya dahil sa ngiti na binigay nito sa kanya. Ganyan! Ganyan ang gusto ni kuya! Maganda at palaban! Napakamot sa batok na lamang si Jaysa. Hindi niya alam kung ano pa ang sasabihin. Nga pala, ako nga pala si Kathleen. Ikaw, anong pangalan mo? Inabot naman ng dalaga ang kanyang kamay kay Jaysa, na agad namang tinanggap ni Jaysa. Jaysa Decanter. Ang ganda mo naman. Salamat pala sa pagtulong ha. Ang ganda-ganda mo na tapos ang bait-bait pa. Namula si Jaysa dahil sa papuri ni Kathleen. Wala yun. Bakit ka pala hinahabol ng lalaki kanina? Kuryosong tanong ni Jaysa. Kaibigan kasi yun ng kuya ko. Inatasan yun ni kuya na bantayan ako. Pero hindi kasi ako masyadong makakagalaw kapag kasama ko siya. Masyadong bossy. Lahat ng gusto niya dapat masusunod. Nakakairita kaya. Hindi naman ako pinanganak sa mundo para utos-utusan lang. Saad ni Kathleen at padabog na umupo sa kama. Anak mayaman nga. Bulong ni Jaysa sa sarili. Pilit nang umiti si Jaysa. Ganun ba? Baka naman gusto lang ng kuya mo na ligtas ka araw-araw. Bahala siya. Kaya ko naman ang sarili ko. Sagot ni Kathleen. Pinaglandas naman ng babae ang kanyang braso at napalabi. Napailing na lamang si Jaysa sa katigasan ng ulo ni Kathleen. Hindi ka pa ba uuwi? Baka hanapin ka na ng pamilya mo. Ayoko. Dito muna ako tutuloy ngayon. Magbabayad na lang ako mamaya. Teka, ano bang ginagawa mo dito? Dito ka rin ba magsistay ngayon? Naku, hindi. Janitress lang ako dito. Nahihiyang po na ni Jaysa. Ano? Ikaw janitress? Nagbibiro ka ba ate? Sa ganda mong yan? Hindi makapaniwalang saad ni Kathleen. Hiyang-hiya na tumango si Jaysa. Opo ma'am. Natahimik si Kathleen sabay titig kay Jaysa na parang nag-iisip. Familiar ka talaga sa akin. Parang nakita na kita before eh. Baka dito sa bar ma'am. Regular employee na kasi ako dito bilang isang janitress po. Siguro. Anyway, alis na po ako ate ha. Sige ma'am. Saktong pag-alis ni Kathleen ay natapos na rin si Jaysa. Nagdadalawang isip pa siya kung lalabas ba o hindi dahil kinakabahan na siya baka nasa labas na si Dr. Sylvester. At gaya ng inaasahan niya, paglabas pa lang niya sa VIP room ay bumungad na agad sa kanya ang nakakunot na mukha ni Dr. Sylvester. May hawak na wine habang nakadekwatro pa. Mabilis na kumabog ang dibdib ni Jaysa, lalo na nang magtama ang mga mata nila. Jaysa, tapos ka na? Mabilis na tumingin si Jaysa sa tumawag sa kanya. Medyo kulat pa siya na makitang ang kanyang manager ang tumawag sa kanya. Naalala niya na ngayon pala ang sweldo niya, kaya bumalik sa dati ang ekspresyon niya. Manager Kim, tapos na po. Huminto si Manager Kim sa tapat niya mismo. Kahit nakatagilid na si Jaysa ay kita pa rin niya ang hindi maipinta na mukha ni Dr. Sylvester habang nakatingin sa kanila. Nilabas ng kanyang tagapamahala ang pitaka. Tumalikod ka, baka anong isipin ng iba kapag nakita nilang binigyan kita ng pera. Huwag mo nalang isipin yung mga katrabaho mo, ang isipin mo yung mga customer natin. Baka manyakan ka nila sa susunod pag nagkataon. Kaya ng sinabi ng tagapamahala, tumalikod si Jaysa. Mabilis niyang kinuha ang 20,000 at pinasok sa bag niya. Ngunit hindi pa nasarado ni Jaysa ang bag niya nang may magsalita sa likod niya. Binabayaran mo ba ang babae ko, pare?
Isang masungit na tanong mula kay Dr. Sylvester. Nagingting ang panga habang nakakuyom ang kamao. Tumingin naman si Manager Kim kay Jason na parang nagtatanong kung anong meron. Kahit nagtataka, ay mabilis na tumango si Manager Kim. Oo pare, kailangan kasi niya ng pera da... Isang malutong na suntok ang natanggap ni Manager Kim. Nagkagulo sa bar dahil doon. Langya ka! Bagay sa'yo yan! Simula ngayon, tanggal ka na sa trabaho! Laglag ang panga ni Jason habang nakatingin kay Manager Kim habang hinihila sa palabas ni Dr. Sylvester. Walang imik na pumasok sa kotse ang dalawa. Hindi na nagbalak pa si Jason na umimik dahil baka siya naman yung suntukin. Pasulyap-sulyap na lamang siya kay Dr. Sylvester na madiin na nakahawak sa manubela. Huminto ang kotse sa harap ng kondo ni Dr. Sylvester. Binuksan ni Dr. Sylvester ang pinto sa gilid niya. Labas! Dahil sa masungit na utos ni Dr. Sylvester, ay agad na lumabas si Jaysa. Padabog namang sinarado ni Dr. Sylvester ang pinto ng kotse na nagpaimpik kay Jaysa. Dok, ano ba? Nasasaktan ako! Mangingiyak-ngiyak na puna ni Jaysa habang pilit na tinatanggal ang kamay ni Dr. Sylvester na nakahawak sa kanya pero hindi siya nagwagi. Tumigil si Dr. Sylvester, kaya tumigil din si Jaysa. Isang malalim na tingin ang pinakawala nito. Sino yung walang yang yon, Jaysa? Malinaw ang usapan natin, diba? Sa akin ka ngayong gabi. Lahat ng tao sa unang palapag ay nakatingin sa kanila. Hindi! Mali yung iniisip mo. So ano? Sabihin mo! Ano yung nakita ko kanina? Kasi Jaysa, klarong-klaro sa mata ko, binigyan ka niya ng pera. Hindi! Halos bulong na saad ni Jaysa. Pumayag ka ng ganun-ganun lang, pero kapag sa akin ang bagal-bagal mo? Napaiyak si Jaysa dahil sa malakas na pagkahila sa kanya ni Dr. Sylvester papasok sa elevator. Lihim na lamang siyang nagpasalamat na makitang walang ibang tao sa loob. Lungya! Ano? Nagustuhan mo? Sabihin mo sa akin, nakailang rounds kayo. Kaya ba ayaw mong pumayag ng 10 dahil tapos ka na sa kanya, ha? Sa pagbukas ng elevator ay muli siyang hinila ni Dr. Sylvester palabas at malakas na tinulak papasok sa silid niya, kaya naupo si Jaysa sa sahig. Ang nagpupuyos sa galit na mukha ni Dr. Sylvester ay nakita ni Jaysa nang pinantayan siya nito ng tingin. Lumuhod si Dr. Sylvester at hinawakan ang kanyang baba ng mahigpit. Sabihin mo sa akin, Jaysa, masarap ba ha? Nagbayad ako sa'yo ng kalahating milyon pero hindi lang pala ako makakauna. Ngayon, huwag mong tatanggihan kung hanggang kailan kita gustong gamitin. Sinira mong usapan natin kaya sisirain ko rin yung sayo. Mabilis na binuhat ni Dr. Sylvester si Jaysa na parang isang sako ng bigas at binato sa kama niya. Ano ba? Walang nangyari sa amin! Pilit na nilalayo ni Jaysa ang kanyang bibig kay Dr. Sylvester. Tanggap naman niya na binayaran siya nito para makipagtalik. Pero ang hindi niya matanggap ay ang tratuhin siya nito ng ganito. Tratuhin na parang hayop. Sarkastikong tumawa si Dr. Sylvester at pinulot ang bag ni Jaysa na nasa sahig. Ano to? Kitang-kita na, Jaysa, tapos tatanggi ka pa? Malamig na saad ni Dr. Sylvester at hinulog sa sahig ang pera. Aangal pa sana si Jaysa ngunit agad niya nang tinikom ang kanyang bibig nang nilapit ni Dr. Sylvester ang kanyang mukha sa kanya. Sabihin mo sa akin, Jaysa, ano bang mali sa akin? Bakit palagi mo na lang akong pinagtatabuyan? Hindi na makaimik pa si Jaysa nang mabilis na inangkin ni Dr. Sylvester ang kanyang labi. Pasayahin mo ako, Jaysa. Ipakita mo sa akin kung anong kaya mo. Saad ni Dr. Sylvester sa gitna ng kanilang halikan. Walang ibang ginawa si Jaysa kundi ang umiyak. Natanggal na ang pangitaas, maging ang pangibabang bahagi umiiyak pa rin siya. Nang malasahan ni Dr. Sylvester ang luha galing sa mata ni Jaysa na pumatak sa labi nito, ay agad siyang natigilan. Parang batang nakayakap sa sarili si Jaysa habang umiiyak. Pinagdikit ang mga binti at kamay at kita pa rin ang mga masiselang bahagi. Napamura si Dr. Sylvester nang makita ang nakakaawang posisyon ni Jaysa. Lalo na namakita nito ang namumulang kamay ni Jaysa. Patawad! Patawarin mo ako, Jaysa! Nadala ako sa galit! Isang malakas na iyak lang ang naging sagot ni Jaysa. Nagulat siya nang sinuot muli ni Dr. Sylvester sa kanya ang saplot. Bakit mo tinakpan? Di ka pa tapos, di ba? Ituloy mo na nang matapos na ang lahat. Mapait na saad ni Jaysa.
babaguhin kong kondisyon. Hindi na kita gagalawin. Bagkus magtatrabaho ka na sa akin bilang isang katulong. Pinalasaad ni Dr. Sylvester at lumayo kay Jaysa. Napatitig lamang si Jaysa kay Dr. Sylvester habang nag-aayos ito. Bakit? Dahil alam mong hindi na ako birhen? Yun lang ba talagang habol mo sa akin nun? Imbis na sagutin siya ay tumalikod lamang si Dr. Sylvester. Napakagatlabi na lamang si Jaysa para pigiling muli ang pagtulo ng luha. Nakatulog si Jaysa sa kama kung saan muntik na siyang maghahasa. Nagising siya na mugdo ang mata. Mabigat ang katawan ni Jaysa na lumabas sa kwarto. Gumungad sa kanya ang lalaking muntik nang kumuha ng kanyang virginity. Si Dr. Sylvester. Handa na ang gatas sa lamesa. Inumin mo yun. Utos agad ni Dr. Sylvester na nagbabasa ng magazine. Ni hindi sa tinapunan nito ng tingin. Gaya ng inutos ng doktor, kinuha ni Jaysa ang tasa ng gatas at ininom. Prente lang siyang nakaupo sa stool habang nakatitig sa likod ni Dr. Sylvester. Ilang sandali pa nang napagpasyahan ni Dr. Sylvester na basagi ng katahimikan. Tungkol kagabi, pasensya na kung pinilit kita. Gusto mang sigawan ni Jaysa si Dr. Sylvester, hindi niya magawa. Parang may bumara sa lalamunan niya dahil parang hindi siya makasagot. Hindi na kita pipilitin. Pagsilbihan mo na lang ako hanggang sa mabayaran mo ang kalahating milyon. Anong ibig mong sabihin sa pagbabayaran? Sa anong paraan? Kinakabahang tanong ni Jaysa. Hindi kagaya ng kagabi, Jaysa. Huwag kang kabahan. Hindi na kita gagalawin. Gaya ng sinabi ko last night, kailangan mo lang magtrabaho sa akin bilang isang katulong. Simple lang ay ipapagawa ko sa'yo. Ikaw maghahanda sa mga pagkain ko sa umaga hanggang dinner. Ilang araw, buwan o taon ako magiging katulong mo? 10 araw lang, Jaysa. 10 lang. Sige. Sang-ayon agad ni Jaysa. Gusto ko rin na umalis ka na sa bar na pinagtatrabahuan mo. Gusto kong maging matapat ka sa akin. Hindi ka pwedeng magtrabaho sa iba hanggang nasa poder kita. Dito ka rin titira sa loob ng 1 linggo. Pero, nasa 2 lang ang pagpipilian mo, Jaysa. Aangkinin kita o magtatrabaho ka sa akin. Pumili ka. Napabuntong hininga si Jaysa. Sige, magtatrabaho ako sa'yo. Tumayo si Dr. Sylvester nang matapos niya ang kape niya. Kinuha nito ang coat niya at sinuot. Teka, saan ka pupunta? Sa ospital ba? Kahit natatakot pa siya kay Dr. Sylvester, hindi siya nagdadalawang isip na magtanong. Gusto na rin niyang makita ang ina niya at malaman kung okay lang ba ang kalagayan nito. Lumingon sa kanya si Dr. Sylvester. Oo, bakit? Marahan na napakagat ng labi si Jaysa na parang nahihiya na magsalita. Pwedeng makisakay? Pupunta din ako kay Mama. Bibisita ako. Okay, magbihis ka. May damit sa cabinet ko. Bumili ka na lang. Mamaya na kita bibilhan ng damit. Hihintayin kita dito. Mabilis na sumilay ang ngiti sa labi ni Jaysa. Wala pang 10 minuto ay tapos na siyang magbihis. Tara na, Dok. Masayang aya ni Jaysa na siyang ikinangiti ni Dr. Sylvester. Kahit papano ay gumaan ang pakiramdam niya dahil sa ginawa niya kagabi. Magandang araw, Dok. Yan ang bumungad kay Jaysa pagpasok niya sa ospital. Nang maalala niyang kasama niya pala si Dr. Sylvester, ay agad siyang dumistansya. Binagalan niya ang kanyang lakad nang may tumabi kay Dr. Sylvester na isang nurse. Maganda at professional. Bagay na talagang kinaiinggitan ni Jaysa. Noon pa man ay gusto niya na talagang makapagtapos ng pag-aaral. Pero dahil kapos sa pera, pinili na lamang niya na magtrabaho para matustusan ang pangangailangan ng kanyang ina. Jaysa! Napatunghay agad si Jaysa dahil sa pagtawag sa kanya ni Dr. Sylvester. Mabilis siyang tumakbo papalapit kay Dr. Sylvester nang maalala niyang katulong na pala siya nito. Bakit, Doc? Bakit parang kinakabahan ka? Kunot noon na tanong ni Dr. Sylvester na makalapit si Jaysa sa tabi niya. Kasi po, hindi ko pa po alam yung result ng operasyon ni Mama. Okay na siya. Nakausap ko na mga nurse at doktor na nag-opera sa kanya kahapon. Nailipat na siya sa ward. Talaga? Salamat, Doc! Hindi mapigilang mapayakap ni Jaysa sa tuwa. Peke namang umubo si Dr. Sylvester habang hindi makatingin ng diretso kay Jaysa. Walang anuman, Jaysa.
Nang mapagtanto ni Jason na nakayaka pala siya kay Dr. Sylvester, ay agad niya itong kinalas. Inayos naman ni Dr. Sylvester ang kanyang damit at peke na umubo at pagkatapos ay naglakad na ulit. I-check mo ba si Mama ngayon, Doc? Oo, siya ang una kong pupuntahan ngayon. Oh, salamat naman. Makikita ko na talaga si Mama. Pwede ka rin naman doon sa silid niya magpalipas ng oras. Dalhan mo lang ako ng pagkain sa tanghali, pagkatapos ay pwede ka nang tumambay sa silid niya. Binuksan ni Dr. Sylvester ang pinto at saka pumasok si Jaysa. Jaysa! Isang mahigpit na yakap ang sumalubong kay Jaysa galing sa kanyang ate Leia. Tahimik na lamang na tinitignan ni Dr. Sylvester ang sitwasyon ng ina ni Jaysa habang pasulyap-sulyap sa kay Jaysa. Jaysa, sobrang kinabahan talaga ako kahapon. Akala ko hindi maooperahan si ate. Buti na lamang sinabi ng doktor na bayad na daw. San ka ba kumuha ng pera? Bago pa makapagsalita si Jaysa ay sumingit na si Dr. Sylvester. Pasintabi po muna, ma'am. Gusto ko lang po sabihin sa inyo na pakibantayan po lamang na maigi ang pasyente. Baka bukas o makalawa, magigising na siya. Tumangutang mo si Jaysa. Ah, sige po, Doc. Salamat po. Mabilis na umalis si Dr. Sylvester. Napangiti na lamang si Jaysa habang nakatitig sa likod ni Dr. Sylvester. Kahit papano ay gumaan ang kanyang loob dahil sa pagkakaligtas ng kanyang ina. Kanina ka pang ngiti ng ngiti dyan ah. Gusto mo ba ang doktor kanina? Gumuhit ang mapaglarong ngiti sa labi ng kanyang ate Leia. Namula naman si Jaysa dahil sa sinabi ng kanyang ate Leia at umiwas ng tingin. Hindi ah. Sus, bakit ganyan ang ngiti mo? Para kang nanalo sa loto. Sobra pa dyan ate. Lubos talaga akong natutuwa dahil sa matagumpay na operasyon ni Mama kahapon. Napaayos ng upo ang kanyang ate Leia at napatitig sa kanyang ina. Ako nga rin eh. Pigilhin nga rin ako kahapon dahil kinakabahan ako sa resulta. Buti na lang sabi ng doktor, tagumpay daw yung operasyon dahil kung hindi, baka ako rin yung nakahiga dyan ngayon. Isang maliit na ngiti ang pinakita ni Jaysa. Salamat ate ha. Kung wala ka dito, hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko. Naku, ano ka ba? Huwag na tayong magdrama dito. Baka pareho tayong maiyak. Natatawang saad ng kanyang ate Leia at niyakap siya. Niyakap ni Jason ang mahigpit ang kanyang ate Leia hanggang sa hindi niya namalaya na tumulo na pala ang luha niya. Laking pasalamat niya rin nang hindi na nagtanong kung anong kanyang ate Leia at niyakap na lamang siya. Nagkaroon ng pagkakataon si Jaysa para ilabas lahat ng kanyang hinanakit. Pagkatapos ng kanilang yakapan ay nagpaalam na si Jaysa na aalis na muna. Hindi niya sinabi na pupunta siya sa opisina ng kanyang amo na si Dr. Sylvester. Kundi tanging sabi niya lang ay bibili siya ng ulam. Bitbit ang dalawang supot na naglalaman ng ulam at kanin ay tinahak niya ang daan papunta sa opisina ng kanyang amo. Kumatok siya ng 3 beses. At gaya ng dati, binuksan din niya ito sa pag-aakalang walang tao. Doc, nandito na po ang kanin at ulam mo. Saan ko po ito ilala? Agad na napatigil si Jason nang makitang halos lahat ng tao na nasa loob ay nakatingin sa kanya. Napagtanto niya na may meeting pala na nangyayari. Sorry, mabilis na yumuko si Jason at akmang aalis na para makawala sa hiya nang bigla siyang tinawag ni Dr. Sylvester. Come here, Jason. Put my lunch on the table. Gaya ng utos ni Dr. Sylvester, sinunod ito ni Jaysa. Ramdam niya ang mainit na titig ng mga tao sa paligid habang naglalakad siya palapit sa mesa ni Dr. Sylvester. Anong nangyari sa pasyente na naka-confine sa room 12, Joyce? Pagpapatuloy ni Dr. Sylvester sa naudlot niyang tanong sa kanyang mga empleyado. Tahimik na lamang na nilapag ni Jaysa ang bag para makaiwas sa distorbo. Okay na po, Doc. Baka sa susunod na araw ay pwede na siyang makauwi. Mabuti na lang at madali lang nakarecover ang katawan niya at hindi nagkaroon ng trauma sa nangyari. Mabuti naman. Hanggang dito na lang muna ang pagpupulong natin ngayon. Oras na ng tanghalian kaya kumain na kayo. Rinig ni Jaysa ang ingay ng upuan sa pagtayo ni Dr. Sylvester. Umayos siya ng tayo at saka tumalikod para sana umalis. Ngunit bumungad agad sa kanya si Dr. Sylvester. Saan ka pupunta? Hindi ka kakain ng tanghalian? Umiling si Jaysa. Hindi na po, Doc. Sa kwarto ni Mama na lang ako kakain po. Rinig din Jaysa ang pagsarado ng pinto. Kaya naman agad siyang napalingon doon. Sige, Doc. Alis na po ako. Paalam niya na makitang wala na ang mga kamiting niya kanina.
Kumain ka muna. Nakakahiya naman kung ako lang kumain. Ikaw pa naman ang bumili. May hiya ka rin pala, Dok. Biro ni Jaysa. Nang iinsulto ka ba, Jaysa? Agad na napatikom si Jaysa at napailing. Hindi po. Kumain ka. Utos ni Dr. Sylvester na agad namang sinunod ni Jaysa. Dahil sa pagmamadali ay sa mismong upuan talaga ni Dr. Sylvester, umupo si Jaysa. Nang mapagtanto ni Jaysa na upuan pala ni Dr. Sylvester ang kanyang inupuan, ay mabilis siyang tumayo. Sorry, Doc. Diyan ka lang umupo. Pagpipigil ni Dr. Sylvester. Dahan-dahan na napaupo si Jaysa habang nakatingin kay Dr. Sylvester na hinihila ang isang swivel chair. Nakatitig lamang si Jaysa habang binubuksan ni Dr. Sylvester ang Tupperware. Maging sa kung paano nilapag ni Dr. Sylvester ang isang Tupperware na may lamang kanin at adobong manok. Kumain ka. Salamat, Doc. Mabagal ang bawat pagmuya ni Jaysa, tila nahihiya. Saan ka bumili nito? Bakit? Masarap? Tumango si Dr. Sylvester. Sa labas ng hospital ako bumili kasi mura lang. Mabilis na niluwa ni Dr. Sylvester ang pagkain na nasa bibig niya. Ano? Ba't doon ka bumili? Alam mo bang hindi healthy ang pagkain nila doon? Uwi ka naman, Dok. Paano mo naman nasabi na hindi healthy kung hindi mo pa natikman? At saka mas mura doon, Dok. Kahit na, sana sinabihan mo ko. May pera akong dala dito. Dok, pagkain pa rin naman yan kaya kumain ka na. Saad ni Jaysa habang sumusubo pa rin. Tapos na ako. Baka tataba pa ako dahil dyan. Wow, ngayon ka lang kakain nito, Dok, tapos tataba agad? Nakalimutan mo yata na isa akong Dr. Jaysa. Lahat ng patungkol sa katawan ay alam ko. Napatikom si Jaysa at napalunok. Katawan? Mabilis na nabalik sa realidad si Jaysa nang pitikin ni Dr. Sylvester ang kanyang noo. Tigilan mong kahalayan na nasa isip mo, Jaysa. Ha? Kahalayan ka dyan? Wala, no? Sus, kumain ka na lang dyan. Kapag tapos ka na, pwede ka nang bumalik kay mama. Este, sa mama mo. Okay, Doc. Salamat. Mabilis na tinapos ni Jaysa ang kanyang tanghalian para makaalis na kaagad. Paulit-ulit na napatingin si Jaysa sa Tupperware na marami pang laman at kay Dr. Sylvester. Inisip niya kung dadalhin niya ba ang tira-tira o hindi. Kanina ka pa tingin ang tingin sa akin, Jaysa. May kailangan ka ba o baka nahulog ka na? Tanong ni Dr. Sylvester habang nakatingin sa laptop. Napailing na lamang si Jaysa sa kayabangan nito. Ang hangin naman, Doc. Pwede bang pakihinaan? Nakatingin lang naman ako kasi gusto ko lang itanong kung dadalhin ko ba uli ang pagkain o hindi. Dalhin mo na yan. Masungit na saad ni Dr. Sylvester. Baka gutumin ka. Huwag kang pa-fall, Jaysa. Kapag ako na-fall, obligado ka talagang sumalo. Napangiwi na lamang si Jaysa. Sabi ko nga, dadalhin ko na lang. Salamat, Doc. Muling saad ni Jaysa pagkalabas sa opisina ni Dr. Sylvester. Ilang araw ang lumipas, lubos ang pagpapasalamat ni Jaysa nang magising na ang kanyang ina. Doc, kailan po kaya pwede ilabas si Mama? Tanong ni Jaysa habang nagbabalat ng mansanas para sa kanyang ina. Nagmamadali ka ba, anak? Parang gusto ko pa nga dito. Sobrang gwapo ng doktor. Singit ng kanyang ina. Nay! Nakakahiya! Gigil na saad ni Jaysa habang pinandidilata ng kanyang ina. Si Jaysa na ang personal na nagbabantay dahil balik trabaho na ang kanyang ate Leia. Natawa si Dr. Sylvester. Bukas o sa susunod na araw pwede ka nang lumabas, Ma. At magpagaling sa inyo. Wow! Ma? Close kayo? Hindi mapigil ang tanong ni Jaysa at paulit-ulit na napatingin kina Dr. Sylvester at sa kanyang ina. Nagkibit-balikat si Dr. Sylvester. Naglilihim ka na sa akin, Ma, ha? Nagtatampong saad ni Jaysa. Hindi naman, Nak. Ang gwapo kasi ni Doc. Nakabungis-ngis na saad ng kanyang ina. Napabuntong hininga na lamang si Jaysa dahil sa inasal ng kanyang ina. Si Dr. Sylvester naman ay tila natutuwa pa sa sinabi ng ina ni Jaysa. Lumapit si Dr. Sylvester kay Jaysa na nanghahati ng mansanas. Jaysa, tungkol to sa deal natin. Hanggang ngayon na lang yun. Napatigil si Jaysa sa kanyang ginawa. Pasensya na sa ginawa ko nun. Bilang kabayaran sa nagawa ko, ako na ang bahala sa isang buwan yung bayarin sa bahay. Alam kong hindi to sapat pero sana mapatawad mo ako, Jaysa.
Bulong ni Dr. Sylvester pagkatapos ay nagpaalam sa ina ni Jaysa at saka lumabas. Anong sinabi niya sa'yo, nak? Na humaling ka na rin kay Dr. No? Dahil sa sinabi ng ina ni Jaysa ay nabalik sa realidad si Jaysa. Wala naman, ma. Sinabi niya lang na bukas pwede na tayong lumabas. Makakauwi na tayo, ma. Hindi alam ni Jaysa kung bakit nakaramdam siya ng lungkot kung gayong uuwi na naman sila. Sige, anak. Okay na rin naman ako. Sayang lang kasi hindi na natin makikita si Doc. Umiwas na lamang ng tingin si Jaysa at saka binigay sa kanyang ina ang mansanas. Kumain ka muna, ma. Mamaya na yung pagpapantasa mo kay Dr. Sylvester. Gwapong bata rin naman kasi, anak. Bagay kayo. Sandaling napatigil si Jaysa at dahan-dahan na napaupo sa upuan. Ma, wala akong planong mag-jowa. Ikaw lang sapat na sa akin. Ang sweet naman ng anak ko. Nakangiting saad ng ina ni Jaysa na siya namang ikinatuwa ni Jaysa. Nga pala, ma, paano kayo naging malapit ni Dr. Sylvester? Dalawang beses sa isang araw lang naman kayong magkita. Simula kasi nang magising ang nanay ni Jaysa ay personal itong minomonitor ni Dr. Sylvester. Bumuntong hininga ang ina ni Jaysa. Nagpahayag kasi siya sa akin tungkol sa karanasan niya sa buhay, anak. At binigyan ko rin siya ng payo. Baka makatulong kahit papano. Bakit, ma? Anong sinabi niya? Kuryosong tanong ni Jaysa. Sinabi niya kasi sa akin na sobrang swerte ko raw dahil may anak ako na katulad mo. Mabait. Matulungin, mapagmahal, at higit sa lahat. Kayang gawin ang lahat para sa minamahal. Hindi kagaya niya na kailangan pang manglimos ng atensyon at pagmamahal sa pamilya. Bata pa raw siya nang katulong ng nila ang palagi niyang kasama. Hanggang sa lumaki, hindi man lang daw niya nakakasama ang ina at ama niya dahil palaging busy sa trabaho. Naawang saad ng ina ni Jaysa. Kaya ba naging ganun siya? Lahat ng bagay ginagawa mapansin lang? Tanong ni Jaysa sa kanyang sarili. Hindi niya mapigilang maawa dahil sa sinabi ng ina. Meron pa nga raw siyang babae na gusto. Gustong gusto pero hindi raw siya gusto. Ang pagkakamali pa niya dahil dinaan niya ito sa dahas. Pinwersa. Napakagat sa ibabang labi si Jaysa para iwasan ang pag-iyak. Kahit wala siyang kasiguraduhan ay ramdam niya na siya ang gusto ni Dr. Sylvestre. Ewan ko ba, naaawa talaga ako sa kanya. Naawa rin ako sa babae dahil sa ginawa niya. Pero kung siguro alam lang ng babae ang karanasan niya, siguro maiintindihan ng babae. Aalis muna ako, ma. Magsi-CR lang ako. Mabilis na lumabas si Jaysa sa silid bago pa tumulo ang kanyang luha. Saktong paglabas niya ay ang pagtulo ng kanyang luha. Lakad-takbo ang ginawa ni Jaysa habang tinatahak ang daan papunta sa CR. Nakayuko pa habang umiiyak. Pagpasok niya sa loob ay tsaka lang niya binuhos lahat ng luha na kanyang pinipigilan. Umiiyak at humagulgol mag-isa sa loob ng CR. Biktima man si Jaysa sa panghaharas ay hindi niya maiwasang masaktan. Lalo na sa mga panahong ilang beses niyang tinanggihan ang taong tanging gusto lang naman talaga ay pagmamahal at atensyon. Kinabukasan ay mabigat ang dibdib ni Jaysa habang nagtutupi sa mga gamit sa silid ng kanyang ina. Sinadya niya pang bagalan ang kilos niya. Nagbabaka sakali na baka pumasok ang pinakahihintay niya, si Dr. Sylvester. Anak, hindi ka pa ba tapos dyan? Mabilis na napatingin si Jaysa sa kanyang ina na nakaupo sa kama at bihis na. Pilit na umiti si Jaysa. Konti na lang to, ma. Ilang sandali ay may pumihit sa siradora ng pinto. Agad na nabuhayan ng loob si Jaysa. Handa na sana ang kanyang ngiti. Ngunit agad na napawi nang makitang nurse pala ang pumasok. Magandang araw, nurse. Bati ni Jaysa at ng kanyang ina sa nurse. Magandang araw din sa inyo. Nandito lang ako para ipaalam sa inyo na kung kailangan nyo ng masasakyan pa uwi, meron po tayong libreng sakay pa uwi. Regalong handog po ng may-ari ng ospital dahil kaarawan niya ngayon. Talaga po? Nakakatuwa naman. Pasabi na lang po na maraming salamat. Naway bigyan pa siya ng mataas na buhay ng Panginoon. Saad ng ina ni Jaysa na walang kamalay-malay na si Dr. Sylvestre ang may-ari ng ospital. Miss, okay ka lang? Nagulat ng bahagya si Jaysa dahil sa marahan na pagtapik ng nurse sa kanyang balikat. Wala sa oras na lamang na napatango si Jaysa. Opo.
Pakisabi na lang po na salamat sa kanya. Ngumiti ang nurse. Sige po, aalis na po ako ma'am. Salamat. Hindi mapigilang mapaisip ni Jay sa tungkol kay Dr. Sylvester kung sino ang kasama nito sa kanyang kaarawan, kung masaya ba siya, at kung okay lang ba siya. Isang malalim na buntong hininga na lamang ang pinakawala ni Jaysa. Ma, alis na muna ako saglit ha. Hintayin mo ako dito. Babalik ako, pangako. Hindi na hinintay pa ni Jaysa ang sagot ng kanyang ina at agad nang lumabas. Lakad takbo siyang papunta sa isang malapit na cake house. Bumili siya ng cake kahit na mumurahin. Wala siyang pake kung sakaling hindi tatanggapin ni Dr. Sylvester ang cake. Ang tanging gusto lang niya ay kahit sandali, mawala ang lungkot nito. Tagaktak ang pawis ni Jaysa na tumigil sa harap ng pinto. Bumugas siya ng hangin, inayos ang sarili bago kumatok ng 3 beses. Nang walang nagsalita ay binuksan niya ang pinto. Pumasok siya sa loob, tinatago sa likod niya ang cake. Sorry, bulalas ni Jaysa na makitang may kausap si Dr. Sylvester. Mukhang nagkakamubutihan pa dahil nakangiti si Dr. Sylvester. Hindi mapigilan ni Jaysa na mainis. Pakiramdam niya ay niloloko lang siya ni Dr. Sylvester. Wala raw nagmamahal pero mukha namang nag-iibigan. Mula sa ngiti ay napalitan ng blankong ekspresyon ang mukha ni Dr. Sylvester. Ang babae naman ay nakataas ang kilay. Tinitignan si Jaysa mula ulo hanggang paa na siyang ikinailang ni Jaysa. Anong ginagawa mo dito? Naramdaman ni Jaysa ang pagkadisgusto ni Dr. Sylvester sa presensya niya. Kaya napaiwas na lamang siya ng tingin. Pinipigilan ang sarili na maiyak. Wala. May itatanong sana ako pero mukhang busy ka. Dibali na lang. Salamat. Handa na sanang umatras si Jaysa para makalabas. Nang magsalita ulit si Dr. Sylvester. Lumabas ka na. Gustong maiyak ni Jaysa dahil sa sinabi nito. Para siyang aso na pinagtatabuyan. Umalis ka na, Jasmine. May bisita ako. Napatigil si Jaysa at napatingala. Saktong pagtingin niya ay tumingin din si Dr. Sylvester sa kanya ng seryoso. Kita niya ang paglabi ng babae at nagpapadyak na tumayo. Ih, nakakainis naman. Basta yung sinabi ko sa'yo ha, huwag mong kalimutan. Hindi sumagot si Dr. Sylvester. Nakatitig lang ito kay Jaysa na nakatitig din sa kanya. Nang makalabas ang babae ay tumayo si Dr. Sylvester. Agad namang napaatras si Jaysa. Tila gustong matakas sa posibleng mangyaring kahihiyan. Ba't ka nandito? Tanong ng doktor habang papalapit ito kay Jaysa. Babatiin lang sana kita ng happy birthday. Nauutal na saad ni Jaysa at nakahawak ng mahigpit sa sinulid na nakatali sa box ng cake. Agad na sumilay ang ngiti ni Dr. Sylvester. Salamat, Jaysa. Mabilis na hinawakan ng doktor ang panga ni Jaysa at saka nakipagtitigan. Paulit-ulit na napalunok si Jaysa dahil sa lalim ng titig sa kanya ng doktor. Umatras ng konti si Jaysa at umiwas ng tingin. Walang anuman, Dok. Sige, aalis na. Mabilis na pinutol ng doktor si Jaysa gamit ang kanyang bibig. Dahil sa mapangakit na galawan ni Dr. Sylvester ay nabitawan ni Jaysa ang cake at napahawak sa likod ni Dr. Sylvester. Hindi mapigilan ang ungol ni Jaysa. Ang sarap ng labi mo, Jaysa. Sa akin na to, diba? Sa akin lang. At hindi na pwede sa iba. Mariin na saad ni Dr. Sylvester sa gitna ng kanilang halik. Sagot. Oo. Sa'yo na, Doc. Mabilis na sagot ni Jaysa ng kagati ng doktora ang kanyang labi. Matapos ang mainit nilang halik at hiyang-hiya si Jaysa habang naghahabol ng hininga. Habang ang doktor ay pangiti-ngiti na parang nanalo sa loto. God, hindi ko lubos akalain na mahahagant kita sa mismong araw ko, Jaysa. Ang taong pinakamamahal ko. Nahaggang ko na. Isang mahigpit na yakap ang natanggap ni Jaysa. Mahal kita, Jaysa. Mahal na mahal. Pagtatapat ng doktor habang nakayakap kay Jaysa. Imbis na sagutin ang sinabi ng doktor, ay marahan na lamang na tinulak ni Jaysa si Dr. Sylvester pero hindi naman nagpatinag si Doc. Teka lang, Doc. Yung ano? Pagpipigil ni Jaysa at pilit na kumawala sa yakap ni Dr. Sylvester. Teka lang. Pagpipigil ulit ni Jaysa pero masinigpitan lang ng doktor ang yakap. Ayoko, baka umalis ka at iwan mo lang ako bigla. Isa. Teka lang nga, sabi ko. Kasi yung cake baka napano na. Naiinis na saad ni Jaysa. Mabilis na kumawala si Dr. Sylvester.
Asan? Nasa na ang cake? Nasasabik na tanong ng doktor na ikinailang ni Jaysa. Hmm? Parang kanina lang para kong tukong kapit ng kapit. Tapos ngayon, tuwang-tuwa ka. Pinulot ni Jaysa ang maliit na box na nasa sahig at dinala sa mesa ni Dr. Sylvester. Ramdam naman ni Jaysa ang pagsunod nito. Hey, ano yan? Tanong ng doktor. Hindi naman kasi halata na cake ang nasa loob dahil simple lang ang box. Hindi sumagot si Jaysa. Bagkos ay binuksan na lamang niya ang box at tinignan kung nasira ang laman. Nakahinga siya ng maluwag na makitang designs lang ang nasira at hindi ang lettering. Happy birthday, Sylvester. Basa ni Dr. Sylvester. Uminit ang paligid dahil sa pagtama ng hininga ng doktor sa liig ni Jaysa. Nasa likod kasi ito na parang nakadungaw sa cake. Nakatukod sa mesa para bang na-corner si Jaysa. Salamat, Jaysa. Masaya na ang kaarawan ko dahil nandito ka. Sa pangalawang pagkakataon, hinalikan ng doktor ang dalaga ng mabilis. Nakadalawa ka na, ha? Pwedeng may pangatlo? Ang sarap kasi. He, manligaw ka muna. Talaga? Papayagan mo kong manligaw? Hindi ka nagalit sa akin? Ba't naman ako magagalit? Dahil sa nangyari nun. Kinalimutan ko na yon, Doc. Si Lord nga kayang magpatawad. Ako pa kaya. Maraming salamat, Jaysa. Pangako, kapag naging tayo, mamahalin kita habang buhay. Aalagaan at iingatan. Araw at buwan ang lumipas. Hindi na natiis pa ni Jaysa na hindi sagutin ang taong araw-araw pa na nagpaparamdam sa kanya na siya'y mahalaga. Maski ang ina ni Jaysa ay boto rin sa doktor, sa katunayan ay palagi nitong iniimbitahan na pumunta sa kanilang bahay kahit walang okasyon. Mahal, naglalaba ka na naman. Magpahinga ka muna. Puna ng doktor nang madaanan niya sa labas ang nakasampay na damit. Sa sala ay ang ina ni Jaysa na nanonood ng palabas. Si Jaysa ay nagsasaing naman. Alam nga naman na hindi ako maglaba, mahal. Ano na lang yung susuotin natin? Ilang araw na rin kasing hindi umuwi si Dr. Sylvester sa kanyang kondo dahil palagi siyang pinipigilan ng ina ni Jaysa na umuwi. Tuwang-tuwa naman ang doktor. Napasimangot si Dr. Sylvester. Diba sabi ko sa'yo, magpapalaban na lang tayo sa kapitbahay. Magbabayad naman tayo eh. Mahal naman, anong silbi ko kung hindi ako maglalaba? Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ng doktor at saka hinalikan sa noo si Jaysa. Panalo ka na, mahal. Basta huwag mong pagurin masyado ang sarili mo, okay? Okay, mahal. Nakangiting saad ni Jaysa. Matapos lahat ng gawain ay nagpaalam na ang doktor na lumabas silang dalawa ni Jaysa. Ang sabi ni Dr. Sylvester ay pupunta sila sa mall para mag-grocery. Pero naalarma ito ng ibang daan ang tinahak ni Dr. Sylvester. Bakit tayo nandito, mahal? Kinakabahang tanong ni Jaysa. Puro matataas na kahoy at mga patay na dahon sa daan kasi ang nakikita niya. Malalaman mo rin, mahal. Nanayo ang balahibo ni Jaysa. Takot man ay pilit niya pa rin nilalabanan. Parang nabunutan ng tinig si Jaysa na makitang paunti-unti nang lumiwanag ang paligid. Hanggang sa huminto ang sasakyan sa isang malawak na lupain kung saan puro bulaklak ang nakatanim. Laglag ang panga ni Jaysa na lumabas ng kotse. Wow! Ang ganda! Mas maganda ka pa rin dyan, mahal. Hirit ng doktor na ikinapula ni Jaysa. Iginiya ni Dr. Sylvester papunta sa mga bulaklak. Magkahawak ang kamay habang ang isang kamay ni Jaysa ay hinahayaan na lumapat sa bawat bulaklak na kanilang nadadaanan. Hindi maiwasan ni Jaysa na mamangha. Noon pa man kasi ay pangarap niyang makahawak ng tulip na iba-iba ang kulay. Ngayon ay natupad na. Bagay sa'yo, mahal. Komento ni Dr. Sylvester pagkatapos nitong ipitin ang bulaklak sa gilid ng tenga ni Jaysa. Huminto si Jaysa at mabilis na pumitas ng bulaklak, pagkatapos ay tumingkayad para ilagay din sa tenga ng doktor. Ang taas mo! Nakasimangot na saad ni Jaysa nang yumuko si Dr. Sylvester para maabot ang tenga nito. Tumawa si Dr. Sylvester. Huwag kang mag-alala, mahal. Handa naman akong luhuran at yukuan ka. Agad na namula si Jaysa. Iba kasi ang pumasok sa isip niya. Ano ba yan, pre? Magpo-propose ka ba o hindi? Kanina pa kami nilalanggam dito. Gulat na napalingon si Jaysa sa nagsalita. Mas nagulat siya na makita ang lahat ng kaibigan ng doktor. Nang pumasok sa isip lahat ng sinabi ng kaibigan ni Dr. Sylvester kay Jaysa, ay agad na napalingon si Jaysa kay Dr. Sylvester.
Bago pa siya makapagsalita ay inunahan na siya ni Dr. Sylvester. Mahal, alam kong masyadong madali ang lahat. Pero hindi ko kaya kung papatagalin ko pa. Ilang taon din akong naghintay. Siguro oras na. Oras na maging akin ka talaga. Huminga ng malalim ang doktor. Mahal, will you marry me? Hindi mapigilang mapaluha ni Jaysa. Ang ingay ng paputok at iba't ibang dust na hinulog mula sa itaas ay maganda. Ngunit wala nang mas gaganda pa sa sinabi ng doktor sa kanya. Noon pa man kasi ito na ang gusto ni Jaysa, ang seryosohin siya. Yung jowa na kaya siyang ipaglaban at panindigan. Oo naman mahal, papakasalan kita. Napayakap ng mahigpit si Dr. Sylvester habang sumigaw ng yes. Hindi na lamang mapigilang mapangiti ni Jaysa. Hindi niya lubos akalain na ang taong pinakaayaw niya ay siya rin palang papakasalan niya. 5 taon na ang lumipas matapos ang kasal ay agad na bumukod si Jaysa. Mommy, anong oras darating si Daddy? Nakasimangot na ang anak nilang si Jella dahil nabuburyo na sa kakahintay sa kanyang ama, si Dr. Sylvester. Teka lang anak, tatawagan ko lang si Daddy. Okay, Mommy. Lubos na ipinagpasalamat ni Jaysa na nagkaroon siya ng anak na maintindihin. Mula sa ulo hanggang paa ay kopyang-kopya ang kanyang ama. Akmang pipindutin na sana ni Jaysa ang call button sa kanyang cellphone nang bumukas ang main door. Bumungad doon ang taong kanilang hinihintay. Daddy! Mabilis na tumakbo ang kanilang anak papunta sa daddy niya. Napailing na lamang si Jaysa dahil parang tuko kung makakapit ang kanilang anak sa kanyang ama. Hi baby! Kumusta kayo dito? Hindi mo ba pinasakit ang ulo ni mommy? Hinalikan ni Dr. Sylvester ang noo ng kanyang anak. Hi daddy! Nagpapakabait po ako dito palagi kasi mahal ko po kayong dalawa. Napangiti na lamang silang dalawa sa sinabi ng kanilang anak. Kaya ni minsan ay hindi pa sila nag-away dahil sa kanilang anak. Mabuti anak, mahal ka ni mommy at daddy palagi. Sinalubong ni Jaysa si Dr. Sylvester ng halik. Mahal ka rin ni mommy, daddy. Ikaw lang, Dr. Sylvester. Nakangiting saad ni Jaysa sa kanyang asawa. Mahal din kita, mommy. At mamahalin pa kita. Hanggang sa huling hininga. Wakas! Maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig. Kaya naman binabati ko si Romel Anda from Mandaluyong, Annalie Obera from Dubai, Josie Q. Adok from Ilocos Sur, Ma'am Maricel from Antipolo City, Loida F. Maulion from Oriental Mindoro, Rizel Abduhan in Hong Kong, and Valenzuel family from Cagayan Valley. Maraming salamat pong muli sa inyong walang sawang pakikinig sa ating mga kwento araw-araw. Huwag po kayong magsasawang abangan ang mga storyang puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Siyempre dito lamang yan sa inyong inaabangang Dear Siren.